coronavirus na kadalasang sanhi ng malubhang respiratory disease. Kabilang dito ang SARS-CoV na nadiskubre sa China noong 2003, MERS-CoV na nagsimula sa Saudi Arabia noong 2012, at ang kasalukuyang coronavirus na unang na-detect sa Wuhan, China noong December 29, 2019. Pinaniniwala ang galing sa mga hayop ang virus tulad ng MERS-CoV ay mula sa camel, SARS-CoV ay mula sa civet cat, samantalang ang COVID-19 ay hindi pa rin tukoy. Naihahawa ito sa tao mula sa hayop sa tinatawag na spillover o kung nahawakan ang hayop. Mula sa isang tao ay naihahawa ito sa ibang tao sa pag-ubo o pagbahing at paghawak sa mga nakontaminang bagay. Ayon sa World Health Organization, ang taong positibo ng COVID-19 ay nakakaramdam ng lagnat, ubo, sore throat at pagkapagod o fatigue. Kapareho ito sa mga sintomas ng karaniwang sipon at trangkaso na nakakaramdam din ng lagnat. Subalit ang malubhang sintomas ng COVID-19 maaaring magresulta sa pneumonia, kidney failure at pagkamatay. Wala ang mga sintomas na ito sa sipon at karaniwang flu o trangkaso. Dagdag pa rito, ayon sa WHO, ang mga sintomas ng sipon at flu ay nakikita o nararamdaman sa loob ng 3 araw. Pero ang COVID-19 ay nasa pagitan ng 2 hanggang 14 na araw. Kaya ang ginagawa ngayon ay isinasailalim sa 14-day quarantine period ang patients under investigation o PUI para malaman kung infected ng virus. Wala pa rin gamot sa ngayon ang COVID-19, liban na lamang sa pagpapalakas ng resistensya o immune system ng tao. Samantala ang flu naman o sipon ay may mga gamot para mas madaling gumaling ang may sakit, tulad ng flu na maaring mapatay ang virus sa pamamagitan ng mga antiviral drugs. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Sa kabila ng kawalan pa rin ng bakuna sa coronavirus disease, ilang pasyente na ang nakaka-recover mula sa sakit sa pamamagitan ng pagpapanatili ng malusog na katawan. Alamin natin kung paano nga ba nalalabanan ng katawan ang virus, bakterya at iba pang mikrobyo na nagdudulot ng sakit sa pamamagitan ng natural immunity. Narito ang ulat ni Asher Kadapan Jr. Matalino ang pagkakagawa ng Diyos sa katawan ng tao dahil sa dami ng mapanganib na sakit na nakakalat sa kapaligiran, kayang labanan ng mga ito ng malusog na pangangatawan. Ngunit paano nga ba ito nagagawa ng ating katawan? Isa sa pinakamahalagang sandata ng ating katawan sa paglaban sa mga sakit ay ang taglay nitong natural immunity o ang likas na kakayahang hindi tablan ng mga sakit. Ang balat ng tao ang unang depensa ng ating katawan upang hindi makapasok ang sakit gaya ng germs o mikrobyo na tinatawag na pathogens, antigen o foreign body. Ngunit maaari itong makapasok sa mga openings ng katawan gaya ng bibig, ilong o mata. Lalo pa kung ang mga ito ay nakahalo sa hangin, pagkain at iba pa. Ang katawan natin, no, when we are exposed sa mga allergens or antigens ang tawag doon or foreign body, nagde-develop, nag-create siya ng parang reaction. So, pag nag-create siya ng reaction, we develop antibodies ang tawag doon. Ang antibodies na ito ang kabilang sa immune system ng katawan. Kapag malakas ang immune system ng katawan, madali nitong malabanan ng sakit. Ilang mga pangunahing paraan naman ang nire-recommenda ng mga eksperto upang mapalakas ang immune system. Number one, we have to eat nutritious food. Bawal ang puyat. Number three, dapat, syempre activities natin, avoid vices, avoid paninigarilyo or those that can lower the immune system. And of course, number four is to have good, to do exercise. Kung sakaling mahina ang immune system, sa modernong panahon ngayon ay mayroon ng vaccine-induced immunity o ang mga bakuna na may mga sangkap na nagpapalakas ng paggawa ng antibodies na siyang panlaban sa mga sakit. Pag napasok yan sa katawan natin, we develop antibodies. So when we develop antibodies, yung sinasabi natin, panlaban doon, then we became immune to that. Sa kasalukuyang kaso ng coronavirus disease, dahil bago ang naturang uri ng virus na ito sa katawan ng tao, hindi pa nakabubuo ng akmang antibodies ang katawan, kaya marami ang mahina ang panlaban sa sakit na ito.
habang patuloy pang tinutuklas ng mga eksperto ang vaccine na panlaban sa COVID-19, mainam na laging panatilihing malusog ang katawan at hangga't maaari ay umiwas sa mga taong may sakit. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Maynila.